everyone, welcome back to my channel. And for today's video, I'm going to share some of the ways on how to become a good digital citizen. Bago natin alamin kung ano nga ba yung mga ways kung paano maging isang mabuting digital citizen, alamin muna natin kung sino-sino ang mga digital citizens. Digital citizen is a person who uses information technology in order to engage in the society, politics, and government. As defined by Karen Mossberger, digital citizens are those who use internet regularly and effectively. Kabilang ka ba sa mga digital citizens? Oo. Most of us are considered to be a digital citizen. Why? Because in our everyday life, we rely most sa paggamit ng technology. Ginagawa nito mas madali para sa atin na gawin yung mga bagay-bagay na kailangan natin gawin. But are you a responsible digital citizen? Hindi ka sigurado sa iyong sagot. Tara sa iyo ang video na to. Join me as I share some of the ways on how to become a better digital citizen. No matter where you go online, being a good digital citizen can make your online experience much smoother and safer. Thankfully, you can become a good digital citizen in just a few steps. Step 1. Treat others as you like to be treated. Even if yung communication with other people is nangyayari through online or sa social media, remember that we are interacting with real people, so be respectful and expect respect. Step 2. Don't feed the trolls you met online. So ano nga ba itong mga trolls na ito? Ang trolls ay sila yung mga tao na nai-enjoy nila yung pakikipag-argue, pakikipag-talo sa ibang tao. Natatagpuan ito sa mga comment sections na kung saan nagsuspread sila ng mga hate comments about sa isang tao. So if ever na ma-encounter tayo ng mga ganito, it is better not to interact with them kasi the more naman ilareply natin sila, mas na-encourage sila na ipagpatuloy yung pag-suspend ng hate comments. Step 3. Don't take material that doesn't belong to you. As a digital citizen, we must be aware of the illegal behavior such as plagiarism and copyright para maging aware tayo at maiwasan natin yung makumit yung mga ganitong violations and also para ma-report natin yung mga tao na involved sa mga ganitong gawain. Step 4. Always think carefully about what you post online. We have a responsibility to be cautious sa mga online activities natin such as posting photos and videos online. Dahil once nag-post ka na, nawawalan ka na ng control dito na maaari ng ibang tao ay nagsisave ng copy na hindi mo alam. So, kailangan natin maging mindful and isipin mo ng napakaraming beses kung makakabuti pa sa'yo or makakasama yung ipopost dahil maaaring gamitin ng ibang tao ito upang masira ka or masaktan ka. And ang digital footprints ay nag-last sa maraming panahon. So, after many years, naandun pa rin yun na pwedeng makita ng ibang tao. Step 5. Be careful with your personal informations. Avoid posting sensitive information sa social media. Kagaya na lamang ng mailing address at cell phone numbers na yun. Kasi maaaring ito maka-attract ng mga tao na gamitin yung information natin para makapalitong mga ito. So, kailangan natin i-filter yung mga informations na nilalagay natin kung post natin sa online para na rin sa ating sariling privacy. Finally, don't believe everything you read online. Sa panahon na lahat ng tao na halos nasa social media, napakaraming fake news or mga gawa-gawa lang ng mga informasyon ang nababasa natin sa social media. So, kailangan natin maglaan ng oras, magbasa. Kailangan natin investigate and alamin natin kung reliable na ba or valid yung information na nakikita natin sa social media. And that means na we should not spread or wag agad-agad natin i-share yung mga information na yun without knowing na kung totoo nga ba yun. Dahil para na rin naman maiwasan natin sa tayo sa kanila na pagkalat ng mga mali information. So, ang pagiging isang digital citizen ay katulad na rin yung citizen natin sa bansa natin at sa community natin na kung saan may mga responsibilities na kailangan gawin para sa sarili natin sa kapakanan or safety. It is not just about recognizing and dealing with online hazards but also building safe places and communities for us na maging smoother and safer yung ating online experience. For sure, if you follow these steps, you will become a good digital citizen. And that's all for today's video. Hope you enjoy and see you next time!